Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa amin ang isang binata na nagngangalang Bong. Si Bong ay napakatalino sa pagluluto, at siya ang pinakabatang chef sa Blue House, na siyang opisyal na tirahan ng South Korean Prime Minister. Nang gabing yon, nalaman ni Bong na ang kamera ay nagsasagawa ng hapunan para sa isang Chinese ambassador. Masyadong sensitibo ang ambassador sa fishbone, kaya inutusan si Bong na maghanda ng masarap na ulam ng isda na walang buto. Si Bong ay nakikinig sa kanilang tagubilin at agad na sinimulan ang paghahanda ng ulam. Sa gabi, handa na ang hapunan, at inihain sa ambassador. Nakalulungkot sa sandaling nakagat ng envoy ang isda, nakahanap siya ng kawit dito. Naglagay ito kay Bong sa isang seryosong problema, habang hinahalughog siya ng ilang gwardiya sa mansyon, para hanapin siya. Sa sumunod na eksena, isang pares ng mga pulis na nag-iimbestiga sa insidente, dumating sa apartment ni Bong, at kumatok sa kanyang pinto. Alam ni Bong na siya ay nasa problema, kaya sinubukan niyang tumakas sa balkonahe, habang sinusubukan ng mga opisyal ang kanilang makakaya, upang mahuli siya. Sa proseso, sa kasamaang palad ay bumulusok si Bong sa isang swimming pool sa ibaba, na tumama ang kanyang ulo sa ilalim ng pool. Para sa ilang kadahilanan, siya ay patuloy na nahuhulog habang ang isang babae ay lumalangoy patungo sa kanya, nagtatanim ng isang halik sa kanyang mga labi. Nang magising si Bong, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kakaibang kama at isang hindi kilalang silid. Naramdaman ni Bong na may mali at agad na sumugod sa malapit na salamin. Nagulat siya sa kanyang pagmuni-muni nang matuklasan ni Bong na siya ay naging isang babae. Siya contemplate para sa isang segundo, ngunit finalizes na siya ay dapat na nangangarap dahil sa pagkahulog. Gumapang si Bong palabas ng kwarto para alamin kung ano ang nangyayari. Ngunit nakakita siya ng dos-dosen ng mga babae sa labas, na yumuko, at tinutukoy siya bilang Your Highness. Nagulat dito, tumakbo si Bong palabas ng gusali, ngunit biglang nanlamig sa kanyang pundya. Dito napagtanto ni Bong na nawala ang kanyang saging. Si Bong ay natakot dito, at sa una ay naniniwala na siya ay na-traffic sa isang operasyon sa pagpapalit ng kasaryan. Gayunpaman, nang pagmasdan niya ang kanyang paligid, natuklasan ni Bong na naglakbay siya sa nakaraan. Ang realisasyon ay naging sanhi ng kanyang pagkabigla, at sa kalaunan ay dinala siya pabalik sa palasyo. Kinabukasan, nagising si Bong at nalaman niya ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan mula sa isang kasambahay. Lumalabas na nag-time travel siya sa Joseon Dynasty, noong taong 1851. Bukod dito, nakatira siya ngayon sa loob ng katawan ni Kim Soo-yong, isang royal ward. Ang masama pa nito, natuklasan ni Bong na nakatakdang pakasalan ni Kim ang hari, at maging reyna sa loob ng ilang araw. Ipinaliwanag din ng kasambahay na natagpuan ang kanyang bangkay na lumulutang sa lawa matapos mangyari ang hindi pa malamang aksidente. Sa kabutihang palad, natagpuan siya ng mga gwardiya, at dinala siya pabalik sa palasyo. Nang marinig ito, naisip ni Bong na ang espiritu niya at ni Kim ay dapat na lumipat, at ipinahiwatig na ang tiket pa uwi ay ang lawa. Hiniling ni Bong sa kasambahay na akayin siya sa lawa, habang plano niyang tumalon at bumalik sa kasalukuyan. Nakalulungkot, ang kanyang planong tumalon ay tumatagal ng hindi inaasahang pagliko, habang siya ay dumapo sa maputik na lupa. Inutusan pala ng Grand Queen ang mga lingkod ng palasyo, na alisan ng tubig ang lawa magdamag upang maiwasan ang sinuman na mahulog muli sa tubig. Si Bong ay nasiraan ng loob sa mga balita, ngunit inaakala pa rin na tubig ang sagot. Kaya naman, pilit niyang sinisikap na ilubog ang sarili sa anumang mapagkukunan ng tubig na mahahanap niya. Hanggang sa ipinasok niya ang kanyang ulo sa isang balde ng tubig na ginagamit sa paglilinis ng mga sahig. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay nagpapawalang bisa. Makalipas ang ilang araw, dumating na ang araw ng kasal. Walang kamalay-malay si Bong sa mga kaugalian ng dinastya, ngunit sa tulong ng kanyang mga kasambahay, ay nagawang makumpleto ang mga kinakailangang seremonya sa kasal. Nang gabing iyon, si Bong, na ngayon ay reyna, ay inanyayahan sa mga silid ng hari upang matulog sa kanya. Si Bong ay natakot sa naisip at nag-alok ng alak sa hari sa pag-asang siya ay mahimatay. Sa kabutihang palad, nakatulog ang hari na ikinaluwag ni Bong. Kinabukasan, nagising si Bong na may hangover at inalok ng pagkain. Gayunpaman, naiinis siya sa basang pagkain at nagpasa ng mensahe sa royal chef na magluto ng ramen. Ang chef ay nalilito sa termino, ngunit sinusubukang gawin ang dayuhang pagkain batay sa mga tagubilin ni Bong. Sinubukan ng chef na lutuin ang ulam ng maraming beses, ngunit hindi nasisiyahan si Bong sa bawat pagtatangka. Ang unang ulam ay masyadong malusog, habang ang mga kasunod na pagkain ay masyadong mura at maanghang. Sa kalaunan, ang chef ay nagalit at sumuko, na hiniling kay Bong na siya mismo ang magluto nito. Si Bong, na naaalala ang kanyang mga diskarte sa pagluluto, ay nagpa siya na ihanda ang ulam. Pumasok si Bong sa royal kitchen at agad na kumuha ng kutsilyo. Ang kanyang kasambahay ay nag-aalala dahil ang reyna ay hindi kailanman nagtangkang magluto mula pagkabata. Kaya naman, inaasahan ng kasambahay, kasama ang iba pang mga katulong, na gagawa siya ng gulo sa kusina. Gayunpaman, labis na ikinagulat ng mga tagapaglingkod, sinimulan ni Bong ang pagputol ng mga gulay ng napakabilis at tumpak.
Pinutol niya ang lahat ng perpekto at sa tamang sukat. Sa huli, ang pagluluto ng isang perpektong ulam. Ibinalik ni Bong ang ramen sa kanyang mga silid at nasiyahan sa pagkain, kasama ang kanyang kanang kamay na dalaga. Pagbalik sa kusina, nainggit ang chef sa mga kakayahan ni Bong sa pagluluto, iminungkahi na ang pagkain, ay mukhang masarap ngunit hindi masarap ang lasa. Upang subukan ang kanyang teorya, sinubukan ng royal chef ang mga natitira sa palayok. Gayunpaman, sa sandaling siya ay may kagat, siya ay namangha sa kung gaano kahusay na nahulog pa niya ang kanyang kutsara sa gulat. After the eventful encounter, biglang may naisip si Bong. Napagtanto ng bagong reyna na madali niyang mapagtagumpayan ang maharlikang pamilya gamit ang kanyang culinary skills. Pinatuyo ng Grand Queen ang lawa. Kaya, kung mapapasaya siya ni Bong ng ilang pagkain, baka pumayag siyang kunuin muli ang lawa. Agad na bumalik si Bong sa kusina, ngunit iginiit ng nagsiselos na royal chef ang kanyang otoridad at tumanggi siyang suriin ang pagkain inihanda para sa Grand Queen. Naasar si Bong dito at hinahamon siya sa isang paligsahan sa pagluluto ng bilis. Ang royal chef sa una ay umatras sa laban, ngunit tinanggap ang hamon matapos siyang asarin ni Bong. Isang katulong ang tumunog ng kampana at nagsimula ang paligsahan. Kinuha ng punong chef ang kanyang kutsilyo at marahas na pinutol ang isang bungkos ng mga karot. Gayunpaman, ang mga kamay ng reyna ay mas mabilis at mabilis na pinutol ang ilang mga pipino ng madali. Pagkatapos ng ilang minutong pagluluto, handa na ang ulam ni Bong at siya ang unang tumunog. Kaya, nanalo sa paligsahan. Ang royal chef ay nagalit dito at nangatuwiran na kahit na ang bilis ay mahalaga, ang panlasa ay ang tunay na pagsubok ng husay ng isang chef. Kumpiyansa si Bong na sumang-ayon at hiniling sa royal cuisine inspector na tikman ang dalawang dish para makita kung alin ang mas masarap. Ang inspector ay nabighani sa lutuin ni Bong at idineklara itong mas masarap na ulam na nag-udyok sa kanya na pangasiwaan ang royal kitchen. Ginagamit ni Bong ang kanyang bagong nakuhang katayuan sa kanyang kalamangan habang sinusuri niya ang mga pagkain ng Grand Queen. Natuklasan ni Bong mula sa kanyang mga pagpipilian sa pagkain na ang The Grand Queen ay isang picky eater dahil sa kanyang kamakailang pag-unlad ng sakit ng ngipin. Kaya, nagpasya si Bong na gumawa ng pagkain na may malambot na texture para sa aristokrata. Nagtrabaho kaagad si Bong at nagsimulang gumawa ng sinigang na patatas. Una, nagbuhos siya ng kaunting gatas sa kaldero at idinagdag ang mga tamang sangkap habang paminsan-minsan ay nalalasahan niya ang timpla. Pagkatapos, ang mga patatas ay idinagdag sa palayok. Pagkatapos nito, ang hapunan ay inihahain, kasama ang ilang mga bulaklak na toppings para sa isang magkakaugnay na pagtatanghal. Ikinalulugod ni Bong ang pinal na produkto at inihatid ito sa Grand Queen mismo. Lubhang nasiyahan ang reyna sa pagkain, ngunit itinatampok nito na hindi perpekto ang ulam. Dahil malamig itong dumating. Ang pagbabago ng temperatura ay naging dahilan upang bukol ang perpektong niligis na patatas. Sa makatuwid, bahagyang binabago ang lasa. Isa pa, natapon ang lugaw sa mga gilid ng plato na nakaapekto rin sa pagtatanghal. Nataranta si Bong nang marinig ito at malungkot na sinimulan ang kanyang paglalakbay pabalik sa palasyo. Habang nasa kanyang karwahe, nag-brainstorm si Bong sa isang alternatibong paraan ng paghahatid ng pagkain sa Grand Queen. Di nagtagal, nakaisip siya ng magandang ideya. Nagtahi si Bong ng tela at ipinahatid sa kanyang kasambahay ang tela kasama ng ilang tagubilin sa mga inhinyero ng Royal. Sa direksyon ni Bong, ang mga inhinyero ay gumagawa ng isang espesyal na karwahe sa paghahatid ng pagkain na maayos na naka-insulate sa lahat ng panig ng tela. Samantala, naghahanda si Bong ng iba't ibang masasarap na pagkain at ipinahahatid ito sa mga katulong gamit ang bagong disenyong kabinet. Ang Grand Queen ay tumatanggap ng mainit na pagkain at tinatangkilik ito. Nawalang natira. Sa kalaunan, bumalik ang mga inhinyero kay Bong at ihatid ang mabuting balita dahil napatunayang matagumpay ang imbensyon. Pagkalipas ng ilang araw, nag-organisa ang hari ng isang malaking piging at nag-imbita ng mga delegado mula sa buong bansa. Sa kasamaang palad, ang mga nagluluto ay nagkakasakit sa araw ng piging at ang royal kitchen ay kulang sa kawani. Napansin ito ni Bong at nagpa siyang tumulong. Lumabas siya ng bangket at pumasok sa kusina. Natuklasan ni Bong na ang pantry ay kapos sa mga sangkap. Dahil ang mga groceries na sinadya na ihatid sa araw na yon ay hindi nakarating. Sa limitadong mga mapagkukunan, walang pagpipilian si Bong kundi maging malikhain. Ang reyna, kasama ang kanyang mga kasambahay, ay naghahanda ng simple, ngunit kakaibang ulam ng patatas. Si Bong ay nagbabalat at ibinalot ang patatas sa paligid ng isang steak at pinirito ito, na ginagawa itong malutong at malutong. Ang mga bisita sa una ay hindi nasisiyahan kapag nakita nila ang unang ulam dahil inaasahan nila ang isang bagay na mas class para sa isang royal banquet. Gayunpaman, sa sandaling subukan nila ang kakaibang pagkain, ang kanilang mga mata ay kumikinang sa pagsang-ayon habang namamangha sila sa lasa nito. Ang pangalawang ulam ni Bong ay medyo mas tasking dahil walang karne sa kusina. Malikhain niyang ginagamit ang beans para gumawa ng veggie burger na may sarap ng kamatis sa gilid. Si Bong ay nalulugod sa kanyang imbensyon at pinangalanan itong McDonaldo na inspirasyon ng modernong McDonald mismo.
Ang ulam na tulad ng paghahain ng patatas ay isang bagsak na hit habang ninanamnam ng mga bisita ang katakam-takam na lutuin. Para sa huling pagkain, gumawa si Bong ng klasikong jelly dessert na may twist. Nagsusulat siya ng mga espesyal na mensahe sa mga jelly stick at tinawag silang fortune jelly. Habang binabasa mo ang iyong kapalaran pagkatapos mong gawin ang dessert, tinatangkilik ng mga bisita ang klasikong halaya at nagsasaya sa pagbabasa ng kani-kanilang kapalaran. Sa kabila ng mga paunang pagsinok, ang piging ay isang bagsak, salamat sa pagluluto ni Bong. Ang Grand Queen, na dumalo rin sa piging, ay humanga sa mga kasanayan ni Bong at sa wakas ay hiniling sa kanya na humingi ng kahilingan. Nang walang pag-aalinlangan, hiniling ni Bong na mapunan muli ang lawa. Pinagbigyan ng Grand Queen ang kanyang kahilingan at inutusan ang mga katulong na magsimulang magtrabaho sa trabaho. Nakalulungkot, dahil ito ay ika-negatibo 19 na siglo, walang mga advance na makina upang tumulong sa gawaing ito. Sa makatuwid, ang mga tagapaglingkod ay maaari lamang maghatid ng tubig ng manumano gamit ang mga balde na gawa sa kahoy. Ang proseso ay hindi kapani-paniwalang mabagal habang ang mga tagapaglingkod ay gumagawa ng mahabang paglalakbay mula sa balon ng bayan hanggang sa lawa. Nainis si Bong dito at mabilis na nakaisip ng bagong paraan. Hinihiling niya sa bawat katulong na manatili sa isang lugar at ipasa lamang ang balde mula sa isang tao patungo sa isa pa. Ang mga tao ay nalulugod sa sistema dahil ginagawang mas madali at mas mabilis ang trabaho. Ipinagpatuloy nilang lahat ang gawain at matiyagang ginagawa ito habang pinangangasiwaan ni Bong ang mahabang proseso. Lumipas ang ilang araw ngunit napupuno pa rin ang lawa. Si Bong, malapit nang mapagod sa paghihintay at nagiging desperado. Sa kabutihang palad, nagsimula ang isang matinding pagbagsak na dahan-dahan, ngunit unti-unting nagdidilig sa lawa. Tuwang-tuwa si Bong sa pagbabago ng panahon at masaya siyang sumasayaw sa ilalim ng ulan. Pagkalipas ng ilang oras, napuno ang lawa at nagtungo si Bong sa dalampasigan at pinirmahan ang kanyang pangalan sa isang batong panulok. Pagkatapos nito, tumalon siya sa lawa at lumubog sa ilalim ng tubig. Tulad ng ginawa niya sa simula ng pelikula. Nang magising si Bong, namangha siyang nasa ospital, at nakita niya ang isang opisyal na natutulog ilang metro ang layo mula sa kanyang kama. Tahimik niyang sinubukang makawala, ngunit nagising ang opisyal, at naganap ang isang mabilis na habulan. Nagawa ni Bong na makalayo sa kanya, ngunit may dalawa pang opisyal na nagpakita, at na-corner siya. Desperado, si Bong ay tumalon pababa mula sa isang mataas na plataforma, na tinatakasan ang mga lalaki, habang siya ay nakikipagkarera sa kalye. Agad siyang nagtungo sa isang pampublikong aklatan, at naghanap ng aklat ng kasaysayan. Doon, nakahanap siya ng publikasyon tungkol sa dinastiyang Joseon, at ngumiti, alam niyang naging bahagi na siya ng kasaysayan. Gayunpaman, ang kanyang nostalhik na paglalakbay sa memory lane ay mabilis na nagambala nang dumating ang mga humahabol na opisyal sa silid aklatan. Sinubukan muli ni Bong na tumakas, ngunit ipinaliwanag ng mga opisyal na wala sila roon upang arestuhin siya. Nabago na pala ang kasalukuyan dahil sa time travel niya sa panahon ni Joseon. Ngayon, hindi na siya hinahabol ng mga pulis. Sa halip, nandyan sila para protektahan siya dahil whistleblower na ngayon si Bong at inilantad ang isang mataas na opisyal para sa katiwalian. Nagmamadali si Bong sa isang malapit na computer at naghanap sa web upang kumpirmahin ang kanilang mga claim. Di nagtagal, natuklasan niya na nagsasabi sila ng katotohanan dahil ang kasaysayan at ang kasalukuyang mundo ay talagang nagbago. Ang pelikula ay nagtatapos sa Bong na nakatayo sa isang kalye habang siya ay naghahatid ng isang positibong mensahe kung paano ang isang maliit na pagbabago sa nakaraan ay maaaring makaapekto ng malaki sa hinaharap.